What's up guys? Hello guys. Eh, dito naman po tayo sa Edu, ang inyong lingkod. Ini-invite na naman kayong mag-subscribe sa akin channel at i-click na rin po ang aking notification bell upang sa ganoon tayo po ay updated sa aking mga video araw-araw. Dahil araw-araw po ako yung nag-upload ng video. Kaya yan po ay magustuhan o hindi. Tayo i-upload po araw-araw. At ganoon din po, meron din akong live version paminsan-minsan kada Saturday and Sunday. At sana ay manood din kayo. Medyo hindi naman professional na live streaming 'yun, no? At ano lang, yung katuwaan lang 'yun. Gusto ko lang mag-live streaming kasi wala naman tayong ginagawa ngayon. Nandito lang tayo sa bahay, nag-aantay ng tapos ng ating house quarantine. At be safe. Sana ay lagi tayong nasa bahay, huwag na tayong lalabas. Yan nga po pala, no? Pinaulit-ulit. Huwag po ninyong kalilimutan mag-subscribe sa subscribe button at sa notification bell po para po nga tayo i-updated sa lahat ng aking video. At ngayon po natin, ang aking video ngayon ay in-upload ko pong video ngayon ay ang magpapakita sa inyo ng aking mga instrumento at saka yung bago kong gadget na dito ay gamit ko dati kasi nawala yung echo ko dati, sira. Eto, makakaroke. E ngayon po, matutunghayan natin at makikita nyo yung mga bago kong gadget. Sige po, tunghayan natin. At sana po ay magustuhan nyo ang video. At andam po ninyo, marami akong tutorial. At pwede rin kayo mag-request kung anong gusto nyo tutorial. Mga tutorial po ng mga crafting, ganyan. Mga welding. Kahit ano po, i-send nyo lang sa akin. Message nyo lang sa akin. Sa comments box. At akin po nga hanapin yan. Pakikita ko sa inyo kung paano gawin. Sige po, maraming salamat po. Ngayon po, umpisa na natin. Papakita ko na sa inyo ang aking bagong arrangement ng aking mga gadget. Yan po, makikita nyo ang aking computer. Yan ang dalawang cellphone ko at saka yung Sony camera. Yan po yung amplifier na maliit, yung black box. Yan po yung gitara ko. Tsaka yung effects nasa ilalim po yan. Lamesa po namin yan. Yan, ayan. Yung beatbox, pinapatungan ng mga switch. Yan po yung aking microphone effects. Pero yan po, guitar effects po yan. Ang ginagamit ko lang pang gamit ng echo. Para may echo naman yung boses ko. Kung ako yung naglalarin. Bangat kasi pag wala masyadong kahit konting echo. Ngayon po, pagkatapos po dyan, pupunta tayo dun sa aking pinaglalagyan ng mga extra pag-gitara. Ito po yung ilalim ng aming hagdanan yan na ginawa kong cabinet. Yan po yung push-pull na cabinet. Kung saan nandiyan po yung mga sapatos. Dito naman po yung mga gitara kong sobra. Yan po, bass guitar yan ginawa ko muna. Isa naman extra guitar po yan. Na electric din. Ayan po, nakikita nyo, no? Hindi na nga napinturahan sa loob ng cabinet. Pero okay na po yan. Dahil yung labas, okay naman yung labas. Inuulit ko, ilalim po ng hagdanan yan. Na siyempre, bakante. Sayang naman yung space kaya ginawa ko. Ginawa ko na lang cabinet. Ayan. Oh. Ayan po yun. Oh. Dito lock. Sarado na. Ayan po naman sa labas. Makikita naman ninyo yung setup ng aking ibang instrumento. At yan po yung aking drum set. Labas po yan ng bahay na. Yan po. Sa gilid po yan. Labas po lang yan ng bahay. Inoccupy ko na. Yan po yung aking drum set. Nakatakip. Nakatakip ng kumot. Kumot ng mga kapal. Para hindi po maalikabukan at hindi rin moisture. Para maiwasan din yung pagkakalawangin siya, ano po. Nandiyan po sa may hagdanan na yan, nandiyan po yung amplifier ko, yung bass guitar amplifier, nandiyan po. Ayan po, inaalis ko yung hagdanan. Yung dalawang yan, ayan po yung amplifier ng electric guitar. Yung dalawang yan, ayan. Yung Roland, medyo may edad na rin yung Roland na yan. At yung isa, yung ano lang, yung pangkaraniwan lang. Nabili ko lang sa RJ. Bali, yan po ang aking mga gadget lang. Yan, may hagdanan.
Bali po yung kwarto na yan, o yung space na yan, dyan po kami nagja-jamming ng aking mga barkada. Yan po yung bass guitar amps. Ayan, sa may gilid din ng tagdanan. Yung A-ladder. Tapos ayun po yung aking drum set. Ayan, yung drum set ko. Nakita nyo, may takip. Yan po para ma-minimize natin yung kuro maging makalawangin. Kasi pagkayan, walang takip, yung pong init tsaka yung moisture, nagko-combine po yan at dumadapo po yan sa bakal. Tapos pagdating ng gabi, iba yung temperature, siyempre po magmo-moisture ang bakal. Kaya ang nangyayari po ayun, magkakaroon ng kalawang. Yung mga metal surface ng ating drum set. Ayan po, nalis ko yung takip at nakikita po ninyo. Ang tatak po ng aking drum set ay per po yan, ano? Nabili ko naman yan sa ibang guitar store to. Kalimutan ko yung ano. Kalimutan ko pinagbilang ko nito. Medyo matagal na rin kasi. Ayan po nakita nyo per. Kailangan ingatan natin pag di ginagamit. At si dyan naman po yung mga cymbals. Ano? Nakikita po natin na dapat pag-ingatan natin ang ating gamit. Upang siya ganun, ito po'y mag-last, hindi man forever eh, medyo matagal. Ito po ba? Ayan po, ang iba pang gadget, ayan ang seed dyan. Itong cymbals na malaki. Ako po'y hindi eksperto sa drum, ano po. Ako po'y nag-aaral lang sa YouTube din. Kaya kung kayo'y may hilig sa drums, meron kayong mabibili na mumurahing drums, yung mga luma, yung mga luma-luma na, yung binibenta mong luma-luma na. Nagkakalaga ng 11,000, 10,000, ganyan. At yun po, hindi kompleto. Pero kayo mabibili niya second hand. Mga nagbebenta na pinaglumaan na talaga nila. Na medyo may kalawang-kalawang na nga yung iba. Dati nga po, tumitingin ako niyan kaya ano, bayan sale, mga ganyan. Kaso, inisip ko kasi luman-luma na, ang dahil mo pang bibili na kulang. Ngayon po, yung ilaw, meron pong running light yan. Kaya pagka nagpa-practice kami yan, para ka nasa loob ng talagang karaoke bar, no? Yan po yung mga damit ni Mrs. Pagka po siya lumalabas, yan po ang suot niya. At isinasampay na po lang yan. Para po hindi na makapagdulot pa ng contamination sa loob. Yan po, medyo malaki rin po yung space dyan sa labas. Tapos doon sa dulo doon, yung sa may kabila na yun. Sa kabila po, yun yung garage. Ayan, nakikita nyo. Yan po, mga space pa rin na maliit. Makikita nyo, ayan. Yan po yung naglalagyan pa ng ilang gamit. Nandun din po yung mga welding equipments ko sa taas. Yun po yung pinagawa ko po yun. At, ako na lang namin ito. Ayan, sisimulan ko na po uling takpan dahil hindi naman masyadong pinagagamit ito. Pagka po lang may jamming kami, tsaka lang nagagamit yan. Minsan, pagka na hiligan kong magpumalo-palo din ng ilang beats, kinakalampag ko rin yan. Kaya medyo na-exercise din dahil nga dyan sa pagpalo ng drum set. Medyo exercise din. Nandiyan na rin po yung mga switch ng ilaw sa gilid niya. Ayan po, nakakita nyo na. Pasok na po tayo sa loob. Yan, merong pinto dyan. Doon sa kabila, meron din. Yan, pinto dyan. O yun, aircon yun. Nasa kabila eh. Bali yung room na po yan, aircon yun. Pula babo. Ayan, pasok na po tayo dito. Balik na tayo dun sa ating kinauupuan. Kung saan makikita nyo ulit yung aking computer at saka yung bagong setup. Yung sound system, ng mini sound system. Yan po yung Blackstar na amplifier, makikita nyo. Ayan o. Oh. Liit lang, ano po.
Medyo mahal din yan. Kung ikukumpara nyo din sa malaki pa, halos pareho lang siya ng presyo. No? Pero, ang ganda naman ang tunog niya, mga kaibigan. Napakaganda ng tunog niya. Meron pong delay pa yan. Meron distortion. Complete po yan. At makikita nyo, pagka nga nagkakaroke ko, naglalive ako. Iba ang sounds niya. Akala niyo malaki yung speaker. Maliit lang po yun. Yung lang po yun. Yung lang po yung tumutunog. Tsaka yung box na yan. Yan po yung background ng pagka kumakanta ako sa karaoke. Diyan lumalabas yung aking kanta. No? Yung karaoke pala. Yung sounds ng karaoke. Na naka-ano naman dito sa aking cellphone. Kaya mga kababae, mga kaibigan, kaya po mga kaibigan, hanggang dito na lang po at sana po ay magustuhan nyo ang aking munting video ngayon. At sana po ay huwag nyo kalilimutan mag-subscribe sa aking channel at na rin ang notification bell para po kayo ay updated sa aking lahat ng video. Maraming po salamat and God bless you. I love you all. See you when I am live on Saturday. Bye-bye. God bless.